When upon life billows you are tempest tossed. Ready? Sing. When upon life billows you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. Ganon na
Dumiligtas ka na lang, pero dinideclare mo ikaw ay nasa Diyos. Ano yung weight na meron na ibibigay ang Diyos sa'yo, bagaman nandun ka sa period? Kasi nga, depende sa kakayanan. Kung ikaw ay si Paul, okay lang putulan ka kasi naglilingkod ka talaga sa Diyos. Pero hindi lahat ng tao, katulad ni Paul, na ganun kalakas. O paano kung ikaw po ay nandun ka na lang sa period na lumiligtas ka na lang matapos na to? Kasi lahat naman kami papatayin. Ano yung weight? May weight ba yon na diniklaya mo rin naman na ikaw ay alagad ng Diyos? Yun nga lang, mas lamang na lumiligtas ka na lang na matapos na yung buhay mo dun sa paghihirap na meron. Pasasagutin ko lang po yung Biblia po. Ito pa ba, ikita po natin. So, isasagot ko rin sa iyo, during their time. Revelation was written during Empire of Rome. At ang isa po sa parusang ibinigay ka dyan, ipatapon po siya sa puno ng Patmos, which is now known as Turkey. Yung puno ng Patmos na yun, lahat po na dinadala na mamatay dahil wala kang may inom. Wala kang makakain. No? So ito po yung sagot doon sa tanong nyo. Kasi meron kasi ganun eh. Kasi kahit sino mong pwedeng, I love the Lord. Mahal ko yun. Pero ang visibilities, sabi nga nila, actions speak louder than words. Pasin niyo, kaya po sinasabi ko, ako bimingi, real talk, pero totoo. Bakit kung talagang mahal natin, from the beginning of this church, kung titinan natin yung, kaya po sabi sa Pasay, meron po talagang parang census kung gaano karami na baptize mula nang magpasimula. Siguro po, tansya ko lang ha, siguro kung hundreds, but look at us now, gaano po yung ating attendance. Pero lahat magsasabi, I love the Lord. Kaya lang, hindi pa tayo sa time nila, in our time pa lang ha, kaya lang, mas marami po yung bakante kaysa sa nakaupo. Nakuha niyo po. Ito po yung sagot. Dadaling ko rin kayo sa time nila. Ito po yung scenario na ipinakita kay Juan. Ito po yung mga taong namatay na pinagbutan ng ulo during the time of Roman Empire. Dahil po sa salita ng Diyos. This was written in Revelation chapter 6, 9 to 11. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, seal, no? Ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay. What reason bakit sila pinatay ng Roman Empire? Dahil sa salita ng Diyos. At dahil sa patotoong sumasa kanila. The reason, dahil sa salita ng Diyos. Naalala ko in Philippians chapter 1:20, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Tama ba, brother? Sinabi yun in Romans 1:20, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ba't niyo sinabi yun? Sa itong dahilan, at sila'y sumisigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoong banal at totoo na hindi mo hahatulan at igagante ang aming mga dugo? Kanino? Sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Question mark. Bakit ang ginamit niya nananahan sa ibabaw ng lupa? In Philippians chapter 3:20, ang tawag po kasi tate, our citizenship is in heaven. Mamamayang tagalangit tayo. Pag nabaptize ka, Kristiyano ka. Philippians 3:20, pakibasa niyo po yan. So ang mga hindi baptized na umuusig sa kanila, ang tawag po, earth dweller. Kasi hindi naman po sila nasasakupan ng pag-ahari ni Kristo. Kaya sabi niya, hanggang kailan hindi mo kami ipag-iigat sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa? It refers, yung ginamit po ni Satanas na agency nung panahon na yon is the Roman Empire. So ito po yung sagot. At binigyan ng bawat isa sa kanila ng mapuputing balaban. Naalala niyo, binasa ko yung last passage ng mga ano. Lahat sila nakaputi. Pinaputi ng dugo ng kordero yun. So lahat po nang tumatanggap sa kanya as their Lord, Savior, nagpapasakot. Pag sinabi kasing king, you will do what the kings want. Kasi nga, nagpasakot ka, tama. The same thing in our time, ginagawa natin yung gusto ng hari natin, ang hari natin si Kristo. Kaya nang dito tayo. Yun ang katunayan ng pagpapasakot, pagpapailalim sa kanyang pamamahala. Dominion, isa pang salitang akma. At binigyan sila ng bawat isa sa kanilang mapuputing balaban at sa kanila'y sinabi magpahinga pa ng kaunting panahon.